ang kaganapan sa Maui ay tunay na nakakabahala. Bilang ng mga nasawi, wala pa rin tayong iyak na bilang ng mga namatay at ang pagtatansya ng pinsala. Ngunit ayon sa mga balita, umaabot na ng mahigit 19 mga katao ang namatay. Kumpirmadong nasunog ang higit sa 2,000 na kabahayan at iba pa magusali dahil sa mga sunog sa gubat. May mga istrukturang nagmula pa noong higit sa isang siglo at inaasahan ng mga otoridad na maaring umano'y umabot sa mahigit na $5 billion ang gastos sa pagtayo muli ng sikat na destinasyon ng Lahaina. Ngunit sa umaga nito, may tanda ng pag-asa sa mga taong labis na naapektuhan sapagkat isang simbahan na itinayo na higit 175 years na ang nakalipas. Tignan iyan, ang magandang istruktura ay matatag na nakatayo, walang gasgas mula sa mga apoy. Ang Reverend Monsignor Terence Watanabe ay narito na ligtas at nakakamangha sapagkat ito ay naitayo 1846 pa lamang ngunit hindi siya naapektuhan ng apoy ng Maui. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang lahat ng ibang mga istruktura sa paligid ay mukhang nasira at sobrang nasira, mga kaibigan, dahil sa matinding apoy. Ngunit isang simbahan ang nanatiling nakatayo at hindi man lang apektado ng sunog. Makikita ang simbahang ito na milagro na hindi nasunog dahil ika pa ng isang pari na nanungkulan dito ay dahil marami ang mga nananalangin at marami ang naisalbang buhay ang simbahang ito. Ika pa ng isang pari, alam mo, lalo na't palagi nating nakikita ang presensya ng Diyos sa ating mundo. At tunay nga mga kaibigan, makikita natin na nananaig pa rin ang pananampalatay ng mga tao sa ating Panginoong Diyos. Na kahit na ganito ang pinsala na nangyari sa Maui, ay may isang istruktura na nanatiling nakatayo na isang pilar ng pag-asa sa mga taga-Maui. Magandang malaman na kasama natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa ating mundo. Kung iyong makikita ang mga kumbento, ang mga silid-aralan na malapit sa simbahang ito ay talaga namang natupok ng apoy. Ngunit hindi ang simbahang ito na wala man lang pinsala at pati na rin nakakamangha sapagkat ang mga bulaklak sa may altar at ang bulaklak ay hindi nabulok sa matinding init. Ika pa nila, ito raw ay naipatayo noong ika-17th century sa pamagitan ng leadership ng dating presidenteng si George Washington. Dito raw sa simbahang ito ay nanalangin si President George Washington pagkatapos na siya ay mahalal. At marami na rin mga pangyayari ang nangyari sa lugar ng Maui at hindi napinsala talaga ang simbahang ito. Kaya naman sinasabi na mga nanunungkulan dito na may pag-asa pa rin sa likod ng mga trahedya na katulad ng matinding pangyayari sa lugar ng Maui sa Hawaii, isang bagay na lubos na pinapasalamatan ng mga tao na naninirahan doon. Ika pa ng pari, maari nating masabi na ito ay probidensya daw ng ating Panginoong Diyos sapagkat may mga tao sa loob ng simbahan habang nangyayari ang pag-apoy. At nalulugod ang ating Panginoong Diyos sa pananampalataya ng mga tao na tunay na sumasampalataya sa Kanya. Isaiah 25 verse 4, ikaw ang tunay na kanlungan ng may hirap at mga nangangailangan. Matatag na silungan sa panahon ng unos at nakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas, sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. Tunay nga mga kaibigan, na ang tunay nating kanlungan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos at wala nang iba. Kung tayo ay nananampalataya sa Kanya, hindi Niya kailanman tayo ipapabayaan Niya. Hindi dahil sa mga istruktura o sa mga bagay na mayroon tayo, kundi dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya naman, purihin ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin sa likod ng mga trahedyang katulad nito sapagkat ang tunay nating kanlungan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At salamat mga kaibigan sa inyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga pangriha naming Diyos, tunay nga po Panginoon na kayo po ang tunay naming kanlungan sa likod ng mga trahedya, sa likod ng mga problema.
Hinihiling po namin Panginoon na huwag niyo po kami papabayaan, lalong higit ang mga kaibigan po namin sa lugar ng Hawaii na napinsala ng matinding apoy. Gabayan niyo po sila Panginoon at tulungan makabangon muli. Tulungan rin kami Panginoon na nakakaranas ng mga bagyo ng buhay. Bigyan kami Panginoon ng inyo pong presensya at ilayo kami sa anumang klase ng trahedya. Patnubayan kami at patawarin kami Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa aming tunay na kanlungan na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesucristo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.